So, good morning mga kaagar. So, medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng video. So, ngayon, ito yung mga seedling natin mga kaagar na itatanim natin dyan sa farm. No? Kasi yung farm natin una, medyo hindi maganda yung tubo. So, ito yung papalit natin. Ayan, check. Mga ano na to. Ayan. So, ito yung ipapalit natin sa mga namamatay dati. So, ito yung farm natin mga kaagar. Kung makikita nyo, may mga saging na. Dati wala tong saging dahil ito ay isang palayan. So, nung tinaniman ko to dati, wala talagang kasaging-saging. So, ito ay dating palayan na hindi na tinarbaho dahil hindi na maganda yung ani. So, tinaniman namin ng agar. Namatay sa sobrang init yung ibang seedling, hindi nakapag-survive. So, ang ginawa ko mga kaagar, nagpatanim ako ng saging. So, mayroong nakapag-recover, no? Nakarecover yung mga seedling natin. Pero yung iba talaga, medyo wala, patay talaga. So, sa dami ng tinanim ko dyan, nasa sobra 600 to 1,000 seedling. So, ngayon, ito yung itatanim natin. Pasok tayo sa farm. So, mga kaagar, dito, dati nakabakod to, may ano to eh, barbed wire. Ngayon, wala nang bakod na ano na, na sira na sa tagal. No? So, ito yung bahay ng aking ano, watchman. So, wala nang ano, wala nang nakatira. So ito yung mga ano, mga tanim natin noon, mga kaagar. Ayan. So ito, no? So kung mapapansin niyo mga kaagar dito, hindi pareha yung tubo ng seedling natin dahil dahil sa sinasabi ko dati na ito ay open land, no? Ito ay nakapag-recover noong tinaniman ng mga saging, no? So yung saging ang nakapagbigay sa kanya ng ano, parang nakapag-survive. So ito, gumanda na yung ano, yung tubo. Dito mga kaagar, sa iba, medyo malalaki na talaga. Oh, check niyo mga kaagar. Yan. Ito, maganda na yung tubo. No? Ito ay sabay-sabay ito lahat tinanim. Pero yung iba, kasi dito medyo may niyog, medyo hindi siya masyadong na-direct ng init. No? Ito, kasabay ito sa pagtanim namin magagar. Hanggang ngayon, hindi pa tumubo. Ganyan pa rin siya kalaki. Ganyan sa dati kalait yung ano, mga tinatanim natin. So ito, maganda na mga kagar, no? Dahil sa intercropping natin ng saging. Ayan. So, natapos na tong nasorbe na to ng dinar dati. 2021. So, ito yung mga kasama niya. So, ano tayo ngayon? Nagtatanim tayo ng bago. Ito. Dito mga kagar, yung iba medyo malaki na. Ayan. So, maganda na yung tubo dito, banda. Ayan. So, dito, parang, ano dito, medyo kasi mababa. Matamaan siya ng tubig, kaya ganyan yung pagtubo niya, paglaki. Ito. So maganda nito mga kaagar pag may saging, dalawa yung income. No? Kasi hindi mo pa na-harvest yung agarwood, makapag-harvest ka na ng saging. Buta na sa tunga rin, i-continue.
Oh, kana. Hama tong kuan. Ya, okay. Bangag. Wala na ilayang kuan. So, ito yung mga taga-tanim natin, mga kagar. Ito ang mga future billionaire. Si Don Carlos ug si Romulo. Tanim nito mga kagar para hindi siya ma-damage yung ugat. Kailangan natin itong tanggalin itong plastic. Dahil pag may plastic, pag may plastic, hindi makalabas yung ugat. So, tingnan nyo mga kagar, ito yung mga ugat-ugat. Ito yung mga ugat ng seedling. So, kaya dandahanin natin ito para hindi maputol. No? So yan. Ganito lang kasimple mga kagar pag magtanim. No? Yan. Sundan na to. Rain. Sundan natin ni Niel. Malungag na ka saging rin. Yan mga kagar. Butikol yung saging mga kagar. Murag si Don Butikol. So ganito lang mga kagar yung pagtanim. Hindi biro yung pagtanim mga kagar. Pero ito ay maganda. Pampapawis. So, sa mga gustong magtanim ng agar dyan, lalo na po sa mga OFW na willing magplantation, pwede nyo po akong tawagan mga kagar. No? So, pag namblema kayo dahil walang magbantay,
wala makapag-alaga sa farm ninyo, may mga services ako dyan na pwede niyo baka pasok sa inyo. Ako yung mag-deliver ng seedling sa farm. Kami rin yung magtanim. Kami rin yung mag-alaga sa seedling. Kung ilang taon yung gusto o ilang buwan, kasama yan sa services namin, mga kaagar, no? Babayaran nyo lang yung seedling. Kami na po yung magtanim. So, pag-uwi ninyo dito sa Pinas, mga kaagar, buhay na po yung ano ninyo, farm. Hindi na kayo mahuhuli dahil nakapagsimula na kayo ng pagtanim, no? So, yan lang muna, mga kaagar. Pinagpawisan na ako ng marami. So, yan. God bless ho sa lahat ng mga kaagar.